Ang pagkaharap na inaabangan ng lahat. Posible pa nga bang maganap? Joren Legazpi at Vivi Gandang Hari. May dapat pa nga bang patunayan sa isa't isa? Sooner or later, magkukross naman talaga yung path namin. Ayun, so sabi ko, might as well do it now than kesa yung mga awkward moments na nasa party kami na hindi nagpansinan. Hindi ko napag-isipan na magkakaroon ako ng kami ng pagkakataon na magkita ng personal. Wala akong nakikitang rason to do it. Napag-usapan niyo ito ni Carmine? Oo, nasabi ko sa kanya, matutuloy na. Well, lagi naman kasi matutuloy pero hindi naman talaga nangyayari. Pero ngayon, sa tingin ko, talagang mangyayari na. Ayun, wala naman siyang sinabi sa akin. Good luck. So I really don't know what's gonna happen pag nagkaharap kami. I know it's gonna be kinda awkward. Mga katanungang matagal nang kinikimkim. Mga isyong hindi nabigyan ng kalinawan. Matutuldo ka na nga ba sa kanilang napipintong pagkaharap? O patuloy na lamang silang mag-iiwasan na dalawa? Handa ka na. Nasa CR ako. Ewan ko kung bakit. Handa ako. Hindi ko alam kung paano nyo kami i-introduce sa isa't isa. Are you ready? Is he ready? Are you ready? Good afternoon mga kapatid. I don't know where to start. Matagal nang hinintay ito, pero purong sulong ang communication at kung magaganap ba o hindi. Pero ngayon, believe it or not, it's going to happen. And I'm here right now with Madam Vivi Gandang Hari. Hello. Is that correct? Okay lang ba sa yung tawagin kitang Madam Vivi? Pwede ng Vivi lang. Okay. Kasi unang-una, hindi ko alam kung sabi ko, paano ko ba siya address? How will I respect her? I'm really... Oh, thank you. Yeah, Vivi is fine. This is really the first time na magkikita tayo, hindi ba? That's tama. Tama, di ba? Actually, tinanong ako kanina sa pre-interview. Sabi ko, hindi pa kami nakita he never met Rostom, and I guess he's gonna be meeting Bibi. Ang una ko sigurong dapat itanong sa'yo, Nanay Christy asked, kung i-interview mo si Bibi, Gandang Hari, ano yung unang itatanong mo sa kanya? Out of nowhere, I said, I want to know kung meron siyang sama ng loob sa akin, or hinanakit, or something to that effect na hindi mo pa nasasabi sa akin. Honestly, wala. Kasi sa totoo lang, wala ka naman talagang kinalaman doon sa kung ano man yung nangyari sa past ni Carmina at ni Rostom. At kung meron akong nararamdaman tungkol sa'yo, hindi siguro sama ng loob o galit, kundi pasasalamat actually na I can see that you're taking care of Carmina and I'm very happy. Ang gusto ko lang naman is mapunta sa maganda si Carmina in the end. And I think she is very happy with you. And if only for that, wala. I mean, kung samaan at samaan ng loob, wala. Or galit, wala. Kung ang pag-uusapan si Rostom, ha? Yes. Kumbaga, bago pa na mayapa si Rostom, yes. Hindi siguro samaan ng loob yun or hindi tampo. Kung hindi, of course, at that time, parang siguro wini-wish niya na yung happiness na nararamdaman ninyong dalawa is sana na-experience din niya yon. Siguro yun lang yun. Sino yung unang pumasok sa isipan mo na pag-aamin ka na this is me? Sino yung top three? Actually, dalawa lang yun. Okay. Sa nanay ko, o siguro kasama na yung siguro pamilya, at saka kay Carmina. Si Carmina. Okay. Doon sa mother mo muna, ano yung initial reaction niya? And how did you say it? Yun ang parang ironic doon. Kasi doon sa tatlong yon, si Carmina lang nakausap ko. What? Uh-oh. Seriously? Oo. Okay. Nung aamin ka kay Carmina noon, which is nagpaalam siya sa akin. Mm-hmm. And to be frank, I was afraid for her. Sabi ko, teka, are you sure? Alam mo sabi niya sa akin, I think I owe him this kasi the time na she needed to talk to you,
pumayag kang kausapin siya. Sabi niya, in return, sabi niya, papayag ako. Doon ko nakilala si Carmina. Doon nabuo yung respeto ko sa kanya bilang tao. At sabi ko sa sarili ko na po, siguro sa lahat ng nangyari, it was a blessing na si Carmina yung naging parte. Kung may masakit man na nangyari o kung ano man, pero it was a blessing na kay Carmina lahat naging experience kasi napakaganda ng handling ng mga nangyari. I was very thankful and I was also very grateful na pumayag ka. Kasi syempre at that time may sarili na kayong buhay. Yes. Eh. Pero you know, isa lang naman ang kinuwento niya sa akin dito sa pag-uusap ninyo. Mm-hmm. You said sorry to her. Oo, yes. Oh yeah, you said sorry to her and nagtawa na lang kayo after that sorry. Was it difficult for you to say sorry or was it difficult for you to say eto ako and I'm sorry for all those years or whatever na nagtago ako? Yes and no, kasi it was difficult because you wanna make her feel na there was deception at that time because probably there wasn't. Okay. So yung pagsusorry is kung mangyayari man ito ngayon, baka masaktan ka, kaya ako nagsosorry. Or baka maapektuhan ka, or baka meron ka maisip na hindi maganda, kaya ako nagsosorry. It was difficult also na sabihin sa kanya yon kasi ayoko na kasing pahabain eh, di ba? But nangyari yon kasi I just out of respect. Kung merong isang tao na nakakilala kay Roston, I think si Carmina yun eh. So I just thought, I owe it to her. The honesty and all. Let's compare, you and Roston. Not in a physical way, but more on character, yung traits. Ano yung wala siya si Roston noon at si Bibi meron? Siguro one, pwede ko masabi is, Roston is very insecure. Masyadong people pleaser si Roston eh. Siguro that's one major difference sa aming dalawa. Ako ngayon is, I'm very self-assured. Okay. I know what I want. Mm-hmm. I know what I can do. And I don't please people. Parang people like me, well and good. Kung hindi naman, wala tayong magagawa. Talagang ganyan, you can't please everyone. Some people, titignan nila, oh, si Bibi, she's like this now, you know, she's tall, nag-heal siya. But deep inside the character of Bibi, marami pala siyang pinagdadaanan noon, ngayon. Mm-hmm. At bukas, anong plano mo sa mga future mo? Can you honestly say na kompleto ka na? Well, I can say I'm happy. Mm-hmm. But I can be happier. Alam mo ba, blanco naman ako sa tingin mo sa akin. Tama pala yung mga hinala ko na it's not that easy. Meron talagang pinagdadaanan at meron mga trials araw-araw. Oh yes, yes, yes. Mm-hmm. In fact, tinatanong nga nila if this is a preference or what. Sabi ko, no, this is an orientation. My sexuality is an orientation, it's not a preference. So it's not a choice. Because if this is a choice, wow, 100 times kung iisipin to, if this will be my choice. Mm-hmm. But it's not a choice. So, but since it's not a choice, kahit mahirap siya, kailangan mong harapin, kailangan mong tanggapin. Ibigay ka ng opportunity naman na, sige, tanungin mo akong tatlong tanong na gusto mong itanong sa akin. Kahit na ano. Ganyan, kahit ano. Bakit mo ako gusto ma-interview? Gusto kita talaga ma-interview. Hindi ako si Carmina. Because I want that closure in the eyes of the public. So gusto ko sana na masara siya and maintindihan ng publiko na it's really not a big deal sa ating tatlo. It's just a big deal dahil hindi pa tayo nagkikita-kita. And pangalawa sa akin naman, the reason why gusto kitang ma-interview because I really want to get to know you. Dahil kasama ka sa past niya, you're part of the history na hindi na yung mabubura. Kahit ano pang sabihin mo, you're still included. And gusto kitang makilala. And very thankful na you said yes to this interview, nagkakilala tayo. And I'm very happy and
Nabunutan ako ng tinig sa mga narinig ko sa'yo and lalo kitang nirespeto. Second question. Given the choice, sino mas gusto mo ma-interview? Si Rostam o si Bibi? Sa tingin ko, ikaw. Okay. Dahil mas marami akong magagandang itanong sa'yo and marami kang mas magagandang masasabi sa akin. Medyo mas kabado ko kung Rostam ang interviewin ko. Why? Magiging agaya, guy-to-guy talk eh. Okay. Hindi kagaya natin. Right. You know, mas calm, may ngitian tayo, may tawanan. Yeah. Mas kalmado siya. Ikaw, mas gusto talaga kita. Mas gusto kita. Close lang nga tayo, di ba? Third question. Gaano mo kamahal si Carmina? Hindi pa ako nagloloko. You know, maraming hindi naniniwala. Mm-mm. Maraming tukso. Nandiyan yung tukso, siyempre. Pero malaki talaga sakripisyo ko din. To keep the family intact. So ang ginagawa ko talaga, para makaiwas ako doon, hindi na talaga ako lumalabas. I mean, I hang out with the kids. Gaano ko kamahal si Carmina? Ayaw kasing cliche yung sagot eh. Tama. Oo. Siguro right now, kasi she's not good in money. Siguro, sa sobrang mahal ko sa kanya, I'm so afraid na pag mawala ako, mauna ako sa kanya. Mm-hmm. Bata mo pa naman. Ayun na ba usap? Oo, ganun kasi ako mag-isip eh. You know? Siniset ko na siya. Just in case mawala ako, meron na siyang mga investment na hindi niya alam. Parang, wala ka bang kapatid? No, joke lang. Hindi ko alam kung sa kanya ko nasabi to o kung kanino. Pero sabi, nakita ko kayo eh, sa guesting eh. Isang guesting. Siguro that was a time na siyempre, hindi naman ganito all throughout. May panahon na pag nakikita mo yung parang ito ah, mga 10 years ago, mga 7 years ago, yung mga parang, oh, alam mo yun, hindi mo alam kung ano yung, kung ano yung nararamdaman mo ito yung nakikita mo. But when I saw you both, hindi ko alam kung sa commercial o sa isang TV guesting, but what I saw was enough. Sabi ko, oh, I should be happy for them. Because I think, kung meron akong wish for Carmina, hands down, isa lang eh, just for her to be happy, no matter what. I just want her to be happy. Thank you. Tama naman yung mga nakikita. So, from here, sana this is a beginning for all of us na it's really, everything's under the bridge, you know, under the bridge, ito, bagong pakitungo sa isa't isa. Kumbaga, you know, let's start as a family. We can be a family, di ba? Wow. Wala namang problema to. Yun yata yung pinakamaganda kong narinig ngayon. I'm very happy that I finally talked to you and hopefully meet your whole family. Yeah. Really. That's my wish. One day, I want to meet your family. Okay, thank you. Maybe I can give you a hug. Oh, yeah. Thank you. Thank you. Thank you, ah.